Bang! Meron na naman tayong palihim na binili from Lazada. Yari na naman ako nito kay Mrs. I-unbox ko lang to. Ito ay dip dish or floor mat para kay espresso. Nandito rin yung trunk tray para dun sa trunk or sa compartment sa likod ni espresso. Matagal ko na tong in-add to cart. Siguro mahigit isang buwan na. Pero hindi ko ma-check out or mabili kasi medyo may kamahalan din to mga bossing eh. Ang regular price nito, yung dip dish or floor mat, is 3,000 pesos. At yung trunk tray is 1,200 pesos. And then recently, nagkaroon ng sale si Lazada. Yung dip dish, meron siyang 500 pesos deduction. So, naging 2,500 na lang. At yung trunk tray, meron tayong discount na 200 pesos. Naging 1,000 pesos na lang. On top of that, nakakuha rin kami ng 200 pesos na cashback dito sa dip dish. So, malaking discount na yun. Pumapatak na 500 plus 200, 700 plus meron pang 200 pesos na cashback. So, that's 900 pesos. Malaking discount yun. Eto na, natanggal na natin sa box. So, nakarolyo siya at meron pang plastic. Tanggalin ko lang tong tape na to. Yan. Medyo may kalakihan din to kaya nirolyo nila. So, ito yung, ano ba to? Tiyan ka muna. Ito yung trunk tray. Ayan. Ganda. Meron pa siyang tatak ng espresso. So, specific talaga siya for espresso. Medyo na-fold lang dito. So, sa pagkakaano yan eh. Sa pagkakarolyo. Pero, hindi naman yung big deal. Mamaya pagka nilapat na natin sa likod, magiging okay na yan. So, baliktarin rin natin. Yan. Yan. Meron talaga siyang logo ni espresso. Yan. Okay naman yung kapal niya, mga bossing. Looks durable naman pag sinalat. Yan. Mukha naman tong matibay. At maganda yung pagkakayari ng trunk tray na to. Dito naman tayo sa dip dish. Galing ko lang tong mga tape. Ayan, nakarolyo kasi siya eh. Malaki rin kasi tong dip dish na to. Tapon ko na yan. Okay. So, ito yung itsura niya. Ayan. Sakto lang yung kapal niya, mga bossing. At talaga, pag sinalat nyo, looks durable. At yung tahi niya, napaka-pulido talaga. Wala kang makikitang mga uneven na tahi or hindi maayos. Okay na okay yung tahi niya. At yung amoy niya, mga bossing, hindi siya amoy rubber. Amoy bago, pero hindi masakit sa ilong. And hindi matapang yung kanyang amoy. At sa likod niya, merong mga, yung mga tusok-tusok para kumapit doon sa carpet ni espresso para hindi siya matanggal sa pagkakakabit. And maganda yung pagkakagawa. Pakita ko muna sa inyo yung libreng floor mat from Casa. Ito siya. Yan. Sakto, fit na fit din kay espresso. Yun nga lang is hindi siya waterproof. Ganyan. So, ang hirap niyang linisin, mga bossing, kahit i-vacuum nyo, parang mga 40% lang yung natatanggal na dumi. Ayan yung sa kabila. Bukod pa dyan, kapag ka nabasa, natapunan ng liquid, naiiwan yung amoy, bumabaho siya. So, pagpasok nyo sa loob ng sasakyan, hindi nyo pa nabubuksan yung aircon, merong kakaibang amoy sa loob ng sasakyan. Ayan o, ang daming bato-bato. Ayan, so kailangan talaga to i-vacuum bukod doon, pagpagan ng husto, tapos babasain, sasabunan, babrushin, para luminis. Eh, napaka-inconvenient yun. Hindi naman kami madalas maglinis ng sasakyan. Kaya naisipan kong bumili ng dip dish kahit na medyo may kamahalan. Ito naman yun sa kanyang compartment. Ayan. Sinapinan ko lang siya ng ito yung insulator na sobra na kinabit natin kay espresso. Ayan o. Madumi rin. Daming mga bato-bato. Mga alikabok. At kapag nag-grocery kami or namamalengke, may mga wet food or perishable food kaming nilalagay dyan sa compartment. Yung mga meat, mga isda. Siyempre yung mga katas nun kakapit sa carpet. Mabaho, ang hirap linisin. Kaya nilagyan ko muna ng sapin na ganyan yung insulator na sobra. Yan, ganyan, okay na, madaling linisin. Kaya lang, hindi naman maganda tignan. Pagbuksan mo eh, para siyang madumi.
Kaya bumili na rin ako ng trunk tray na ilalagay natin dito. Siyempre, bago natin ikabit yung bagong deep dish, lilinisan ko muna tong carpet or floor mat na galing sa casa. Pagbagang ko lang ng gusto, nakikita nyo ba yung dumi na yan? Napakadami, naipon na dito. Pagbagang ko ng gusto. At kahit pagbaga natin to, siyempre, hindi mawawala yung amoy. Kailangan ko pa rin basain, sabunan at brushin. Yan, yung mga dumi pa rin na hindi matanggal. At nandun pa rin yung mabahong amoy. Patuyuin ko lang tong carpet na nilaban natin. Then after nyan, ibabalik ko na kay espresso and then ipapatong natin yung deep dish na bagong bili. Pakita ko na yung deep dish ng nakakabit dito kay espresso. Ang ganda niya mga bossing, lalo na pag sa personal. Ang linis niyang tignan tapos fit na fit talaga dito kay Suzuki Espresso. Ito, meron pa siyang plastic dito. Ayan, ang ganda. And yung gilid niya, nakokoberan din. Ayan o. Ayan, saktong-sakto talaga siya. Ngayon, pag may natapon na tubig, di na papasok doon sa ilalim, masasalo na netong deep dish. Ito yung luma nating carpet galing sa casa. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, nasa ilalim. Ginamit ko pa rin. And then, pinatong ko tong bagong deep dish. Ganda niya talaga, saktong-sakto siya kahit na medyo pricey siya, para sa akin sulit pa rin kasi ang laki ng ginanda dito sa loob ni espresso. Dito naman sa kabila, passenger seat. Ayan, saktong-sakto rin. Ayan o, fit na fit. And ganun din, nakokoveran din yung bawat gilid. Ayan. At ang maganda dito, convenient na to linisin kasi kahit punas-punasan nyo lang ng basahan, pwede nyo rin tanggalin tapos buhusan niya ng tubig. Ang dali niyang patuyuin. Dito naman sa likod. Ayan, ganun din. Saktong-sakto. Ayan. Ginamit ko din yung lumang floor mat. Ayan na, nasa ilalim. Pinatong ko lang tong deep dish sa floor mat. And ito, pati yung gilid niya nakokovera, no? Ayan o, saktong-sakto. Deep dish pa rin yan. Ayan. Cover niya pati yung gilid. Kahit na medyo may kamahalan ito, eh sulit naman para sa akin kasi satisfied ako. Maganda yung itsura niya sa loob ni espresso. Ang lakas makapogi pagpasok niya sa loob. Ayan o, fit talaga siya at madaling linisin. Pakita ko naman yung sa compartment. Ito, ganda na siya kaysa nung dati. Mas malinis ng tignan at swak na swak talaga tong trunk tray na to kay Suzuki Espresso. Madali na tong linisin kahit lagyan nyo ng mga isda, mga karne, punasan nyo lang or tanggalin nyo yan and then hugasan nyo. Yan. So yan lang yung nadagdag natin dito kay Suzuki Espresso. And sa mga susunod na vlog natin, papakita namin sa inyo kung ano pa yung mga pwede naming idagdag dito kay Suzuki Espresso. Thank you for watching. See you in our next vlog.